afternoon and good evening everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime. And yeah, tapos natin ang episode 52 ng ating Voltage 5 Legacy. At ngayon, puntahan naman natin ang episode 53 natin. Okay? So yeah, I think this will be one of the last na mga single episodes natin. Kasi I think for the next natin na mga reviews is talagang by group na ng mga reviews ng mga episodes kasi medyo malaya at hindi talaga kaya kapag isa-isa lang. Okay, so let's go to our episode 53. At sa episode 53, nangyari dito ay pinatakas ni Rotgar ang kanyang mga kasamahan na mga rebuilding Busenias para kaysa mahuli sila ng skull ship ni Zul. And then, nag-vault in sequence ang ating Voltage 5 team and then, ginamitan nito ng finger missiles para tirahin ang ating skull ship. Pero ayun, and then also with the Voltage bazooka, pero naka-alis pa rin sila or naka-alis pa rin yung skull ship natin. And then, before pala naka-alis ang ating skull ship is sana titirahin na nila ng bazooka, ng Voltage bazooka, yung skull ship, which is sana kung tinira yun is talagang I think it will have a great damage sa skull ship natin. Pero sa kanilang ano kasi nila sa screen or sa monitor nakita nila yung mukha or yung wangis na o katauhan ni Rotgar doon na talagang siya naman talaga yun si Rotgar or si Dr. Ned Armstrong ng naama ng mga Armstrong Brothers. So ayun, hati yung desisyon ng Voltage 15 na tirahin ang skull ship. So ayun, hindi natuloy at nakatakas ang ating skull ship. And then, na nakabalik ang Voltage 5 team natin ay naging distracted na naman sila dahil sa paglutang na naman ng isang another Ned Armstrong na nakita nila sa skull ship. So, ayun, hati na naman ang Voltage 5 team natin, which is nagkagulo-gulo pa nga ng konti, which is si Mark at si Big Bird dito. Dito sa time na to, si Big Bird ang merong malaking issue dito. Parang gusto niya talagang patunayan na si Papa niya talaga yon. Dahil I think he's very, very affected. Siguro siya tatlo naman talaga affected yun kasi Papa nila yon. Pero si ano talaga, si Big Bird, parang naawa siya sa kapatid niya, si Little John. And then also, gusto niya rin patunayan sa kuya niya na totoo na yung Ned Armstrong na yun. Kaya affected talaga siya sa term pa doon ni Mark na nagpapauto na naman daw ang mga Armstrong Brothers at din galit. Malapit pa sila nagkabardagulan doon. So ayun, mabuti lang inawat sila ng Voltage 5 team at ni Dr. Hook and I think ng iba pang mga nasa battle stations. And then, napunta tayo nang dinala ni Zul si Ned sa kanyang lihim na kuta sa isang isla. I don't know kung saan isla yon, okay? Pero isang kuta na prepare ni Zul para sa kanyang pagdakip kay Rotgar. At nung nadakip niya na nga si Rotgar, ay medyo nagtaka siya kasi yung wangis or katauhan ni Rotgar dito ay halos kamukha at kawangis nito si Dr. Ned Armstrong. Kasi nakita nila yung humanoid na ginawa ni Zardos nun. Pero para makasigurado, ginamita ni Zul ng isang aparato si Dr. Ned Armstrong na makita ang kanyang kaisipan at kanyang mga memorya sa kanyang nakaraan. So ayun nga, ginamita niya ito ng parang isang aparato na nakakonek sa ulo ni Ned Armstrong at makikita niya ang kanyang mga memorya. Ang dinakita doon ni Zul at napatunayan na yung nadakip nila ay talagang si Rotgar kasi yun yung lumabas sa monitor ni Zul. Which is very, very advanced, diba? And then, nang mas pinalakas niya pa yung enerhiya ng kanyang aparato, mas napunta pa siya sa mga mas, hindi naman bago, pero mas lumagpas na sa memorya bilang isang Rotgar lamang at napunta na doon sa memorya bilang si Dr. Ned Armstrong. At doon niya nalaman na iisa lang pala ang Dr. Ned Armstrong at si Rotgar. At doon niya rin nalaman na yung si Dr. Ned Armstrong na may anak na tatlong piloto ng Voltage 5 robot natin ay siya rin mismo si Rotgar. So doon niya napagtanto na yung tatlong piloto na Armstrong Brothers ay kapatid ni Zardos. So, gano'n lang yung kanyang pagtataka. So, ano kayo mararamdaman ni Zardos dito kung sasabihin niya na ang tatlong kinakalaban niya sa loob ng Voltage 5 robot ay mga kapatid niya rin. Huminto lamang si Rotgar sa paggamit ng aparato sa pagbasa ng memorya ni Rotgar na ito'y nawala na ng malay kasi siguro kung walang malay ang binabasa niya
or ginagamitin ng aparato na hindi gumagana din ang kanyang aparato. And then hinahanap na si Zul sa loob ng kanilang kuta ng mga Bosenians kasi hindi rin nila alam kung bakit nawala si Zul at bakit nawala yung scholarship nila. So ayun, may duda na si Zardos na si Zul ay may ginagawang katarantaduhan na naman para sa kanila. Okay? And then ando na yung CBF ay nakadetect sila ng isang panibagong Beast Fighter at dito na nga nagpakita ang ating bagong Beast Fighter na si Zolger. Zolger siya dito sa atin, pero talaga sa ano yan sa Japan, it is called Zorojeru. Kasi sa Japan, ang Zol is, babasahin mo siya na Zoro, kasi wala siyang, walang L doon sa kanila. Ang L ay na naging R, so that will be Zoro. Zorojeru, dahil ang Jer or D-I-E-R ay mababasa bilang Jer, so doon sa kanila is Jeru, kasi talagang silabi ka. So, sa Japanese, that is Zorojeru, Zoro at si Jeru. So, kung pinag-combine mo is magiging Zorojeru. So, dito sa atin, Zolger. Kaya naging Zolger siya. Okay, so yun yung explanation bakit Zolger yung name niya. Kasi may iba kasi tumatawa kasi bakit daw Zolger. May S naman, talagang pinit yung Z. Pero talagang ganun. Ganun yung ginawa ng pangalan sa Japan. Okay, sa Japanese version niya or sa anime version. And then, Big Bird asked permission na imbis na pumunta sa pagtalo sa Beast Fighter, ay pupunta siya kung saan nakatago ang kanyang ama. Kasi na-detect na nila kung saan nakatago o merong signal na nakikita. Especially na yung sinakyan ni Dr. Armstrong na sasakyang pangkalawakan na hinigop ng scholarship is meron, nahagip niya ang signal na yun at nalaman niya kung saan at doon sa isla na pinagtataguan ni Zul. At ayun na nga, humingi ng permission si Big Bird na sana ay puntahan niya at para magkaroon ng search and rescue operation para sa papa niya. Pero ayun, mas uunahin talaga nila dapat ang mga Beast Fighter mga, kasi dalawang Beast Fighter to, nakakabayo kasi si Zolger, si Zero yung kabayo, si Zoro naman yung nakasakay. So ayun, nag-out na sila or yeah, lumabas na sila sa CBF, pero ayun nga, na humiwalay nga si Big Bird sa Voltes 5 team at alam nyo naman, kung kulang ng isa, hindi mabubuo si Voltes 5. And then ayun, ang rami nang nasira ni Zolger sa City kasi sa City siya pinalabas. So ayun, napunta na yung Voltes 5 team natin pero halos wala silang panama kay Zolger dito kasi apat na sila hindi pa nabuo bilang isang Voltes 5. Kaya ayun, at ayun si Big Bird naman ay sumiwalay na talaga at pumunta na kung saan yung signal doon ni Dr. Armstrong. And mabuti na lang, may concern naman dito ang ating Dr. Hook at pinasamahan siya ng iba mga aircraft pa na pwedeng mag-assist kay Big Bird doon. And then at the end is nakarating nga si Big Bird sa isla kung saan nakalungga si Zul at saan nakatago ang kanyang ama. So doon na nagtapos ang ating episode 53 and I think that will be a great episode 53 natin kasi maligtas man o hindi, makikita na talaga at malalaman ni Big Bird na yung tao o yan, yung Bosenia na yun na nasa loob ng kuweba or parang isla ay kanyang talagang ama na si Dr. Ned Armstrong o si Rotgar kung isang Bosenian. So ayun, sana sa next episode is malaman na talaga ni Big Bird kung papa niya talaga yun or hindi. Ang lakas talaga ng kutob niya na papa niya ang nasa loob sa isla na yun. Okay, and then sana maging safe sila sana. Okay, so that's it for now guys. At let's see kung ano mangyayari especially na sa ating bagong Beast Fighter natin. Let's see kung ano mangyayari sa kanila na kulang sila. At we know talagang mahihirapan sila dito kasi nagsisimula na dito especially na kay Zyrus. Nagsimula na dito ng mga kalaban nila na mga Beast Fighter ay mga armored na. So meron ng extra layered armored ang ating mga Beast Fighter dito. So that's it for now guys. Thank you so much for watching. I hope nagustuhan nyo ang ganitong klaseng mga content natin. And kung nagustuhan nyo, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform pa kayo sa mga susunod ko pa na mga vlogs and contents natin dito and videos sa ating YouTube channel. So marami pa akong segment dyan. Punta lang kayo sa aking playlist. Makikita nyo. Marami doon. Puntahan nyo lang. Okay. That's it for now guys. Thank you so much for watching. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jay to the past. Signing off. Uncle Anime. Signing off. Bye. Let's hope next time. But for now, let's